ang Santo Papa sa Vatican ay sumasamba kay Lucifer na si Satanas dahil sa palaging Latin na awit na may pahayag sa exalted na Lucifer. O God, be the glory. Muglit yung lingkod at warin di sarili. At magandang araw, magandang gabi sa lahat ng mga magsubaybay o nagsubaybay din nga ito ang live streaming. Mga kapatid, meron tayong magawin ngayon isang reaction video tungkol sa naganap na naming talakayan o online debate alika Brad Winder Alibong, isang mangaral ng simbahang Katolik. At natin munang pasalamatan ang una ang ating Panginoong Diyos na tayo nga ay binigyan pa ng panahon upang ipagpatuloy ang pangaral ng katotohanan ayon sa kasulat sa Biblia. At atin yung pasalamatan ang lahat ng mga Seventh-day Adventist Church o Iglesia Adventista sa Sitimulya, Rangers, Missions Worldwide, sa aming mga pastors sa national at sa mga regional, musta at Lugan Bida Glory, sa lahat ng ating mga ginagawa na pangaral. Ito po ay para lamang sa Panginoong Diyos sa kanyang kaluwaltian, mga kapatid. Ika nga, O God be the glory. At mga kapatid, ating parinig sa inyo kung ano ba ang naganap na talakayan sa amin ni Wendell Talibong. Ating pakinggan, mga kapatid. Sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Muli itong yung lingkod ni Wendell Talibong magkasama ninyo sa pagkakataong ito, mga kapatid. At meron tayong talakayan, tinawagan ako kanina ni Brajando. Meron talakayan umano si kapatid na Warren Bisirel sa 7. Okay. Ito mga kapatid, yung paano nangyari ito? Ang natawag sa akin yung host ng punto por punto na programa ng mga CFD. Sila yung tumawag sa akin na sila yung nag-invite sa akin, mga kapatid. At yan na, patawag ni Jando Labado, kasamahan din ni Wendell Talibong na CFD na host na sa isang programa nila sa punto por punto sa YouTube channel, sa social media. Sabi ni Jando Labado, "Robin, okay ka ba na mag-debate kayo ni Wendell Talibong?" At aking sagot, ano yung paksa dahil ang rason na bakit hindi ako agree sana or papayag sana dahil gabi na dahil ang kanilang programa gabi. So tayo naman, ang ingat tayo sa ating sarili, lalong-lalo na sa ating lusugan. Pero dahil wala ng ibang oras, so atin nilang niyagan. At yun na, sabi ko, anong paksa, Brajando? At sabi ni Brajando, ano ang paksa umano? Patunayan ko umano na ang Papa o
po ng Roman Catholic Church ay yun ang halimaw na yung tatak ay tatlong six mga kapatid. Ang Pope na umano, ang katuparan, yan ang aking paksa na binigay sa akin ng naturang sipig. Bagamat sa paniwala ng mga Seventh-day Adventist Church, totoo talaga yan. Kaya naman, dahil yan ang ating isa sa mga paniwala, lalo-lalo na na tayo ay natili sa Old Lug, karaan na Lugo, sa Seventh-day Adventist Church na Three Angels, mga kapatid. At sa Three Angels, alam natin na nandyan yan sa pangatlo na pangatlong sigaw, pangatlong singgit, sa Bisaya pa, singgit sa tuluka, sa ikatulong manalunda. Kaya sabi ko, Brajanro, okay, Brajanro. Yan nga, tumawag siya gabi, hapon, at naganap kung nangyari gabi. So walang oras na mag-aral pa dahil sa pagtawag ni Brajanro, mayroon din tayong programa sa radyo, mga kapatid. Kaya ito, piliwanag ko lang bakit nangyari ito. Okay, ito patuloy natin, mga kapatid, ang pahayag ni Wendell tayo. The Adventist, no? At ang paksa na tatalakayin ngayon ay patunayan niya na ang Papa umano ang katuparan sa hula sa hayop, no, na nakasulat doon sa Revelation. So napakaganda ito na paksa, mga kapatid. Yan. So yung narinig yung naturang paksa, sabi ni Wendell, maganda daw ito. Kaya huwag nating hintayin pa. Ating i-forward, mga kapatid, sa time na naganap ito, okay? So, mayroon tayong moderator dito, si Jandro Alabado. Pars, kukontakin ko pa. Yan ang moderator. At yan nga, mga kapatid, makita ninyo sa Natura, mayroong format sa Natura Talakayan, Bebe. Mayroong moderator, mayroong timekeeper, at oras. Kaya ito ay formal debate. At dito, mga kapatid, dahil dito na lang tayo sa tanungan porusyon. Okay? Dito tayo sa tanungan porusyon. Dito mga kapatid, at dito. So, natapos na yung oras at Brother Romel, ready ka sa ano, Brother Romel, ha? Sa 20 seconds. Okay, set naman natin to sa 10, no? Sa 10 naman. Para sa 10 minutes na pagtatanong. Okay. So, bigyan na natin para kay Brother Wendell sa 10 minutes na pagtatanong. Brother Wendell? Okay. Ready ka na? Ready na, Brajendo. Okay, go ahead. Unang tanong, ginamit mo ang Revelation chapter 13 verse 18 na sabi mo ang Papa ang katuparan nito. Sa Revelation chapter 13 verse 17, walang sino mang makabili kung walang tatak sa halimaw. Tanong, kailan naganap na ang mga Katoliko hindi makabili at hindi makatinda kung walang tatak ng Papa? Maraming salamat, Marwinder, sa tanong. Moderator, mayroon po akong objection, Moderator. Yes, anong objection? Ang paksa ko po hindi tungkol sa bili,
hindi tungkol sa pagyan. Ah, ito mga kapatid, nag-object ako. Eh sabi ni Winder Talibong, panay iwas daw umano ako. Paano naman ako sasagot sa tanong na hindi relevant, hindi related sa paksa? Dahil yung paksa na pinatunayan ko na ibinigay mo sa akin, patunayan ko na ang Pope o ang Papa, ang Papado, ay ang katuparan sa Revelation 13:18 na yung halimaw na ang bilang ay 3. 6 mga kapatid. At sa paksa ko, hindi nakalagay yung pagbili at pagpalit. Wala nakalagay dyan. Kaya dito nag-object ako mga kapatid. Palit yung aking counter paksa tungkol sa... So, hindi talibong din, nag-counter din. Nag-counter din mga kapatid. Counter siya. Counter addiction. Ano yung counter addiction din na tayo? 666, yung hope. At wala nakalagay dyan na pagbili at... Yan, naliwanag ko na wala nakalagay dyan na pagbili at pagpalit. Pagpalit. Okay, may counter objection si Brother Rindel? Ang tanong ay very related sa... Sabi niya ang tanong daw man o very related. Topic. Dahil ang ginamit niya Revelation chapter 13 verse 18 na ang Papa umano ang katuparan. Ang naunang chapter nito, verse, Revelation chapter 13 verse 17, walang sino mang makabili, makatinda kung walang tatak sa halimaw na ito. Okay. Yan. Sabi niya, relevant daw umano, o related daw umano sa paksa. Kung ating i-review yung paksa, yung proposisyon, walang nakalagay na pagbili at pagtinda. Walang nakalagay na pagpalit o pagtinda ng kapatid. Kaya paano ko sagot, paano ko sasagutin yung tanong na wala naman sa paksa? Maliwanag ko yan mga kapatid. Kaya na-counter din siya, counter objection din siya. Dahil kapag ating sagutin yan mga kapatid, malalayo tayo sa paksa. Ang tinanong niya yung kailan daw umano na ang simbahan Katoliko kapag walang tatak na halimaw hindi makatinda at hindi makapagbili. Hindi talaga related sa paksa. Dahil ang Roman Catholic Church sa kanila, yung Mark of the Beast at yung 666 ay iisa lang sa kanila yan. Pero sa Biblia at sa paniniwala ng Seventh-day Adventist Church, iba yung Mark of the Beast at iba din yung 3-6 mga kapatid. Sa Adventista, yung Mark of the Beast, yun ang araw ng Sunday. Yung Domingo sa Spanish mga kapatid, yun ang marka or Mark of the Beast. Yung 3-6 mga kapatid, hindi po yun Mark of the Beast. Kundi yun ay tatawag natin identification sa halimaw. At malalaman natin yan sa kaniyang pangalan. At yung ginamit ko na referensya o Vicarius Fidei, hindi aklat ng Adventista yan. Referensya po yan dahil ang paksa namin, batayan, Biblia at referensya. Kahit anong referensya, basta referensya, kailangan tayo gamit. Kaya yung Vicarius Fidei sa Roman numerals, kung ating bilangin niya, bawat litra sa Roman numerals na Vicarius Fidei,
lalabas ang tatlong sais. At ano yung vicarious verity? Sa English, vicar of the Son of God. At yung vicar of the Son of God, na sa Latin, vicarius pelidi, yun po ang isa sa mga pangalan o titulo ng Pope ng Roman Catholic Church. Iba yung Mark of the Beast na paniwala ng Adventista, araw ng Sunday o araw ng Domingo. Iba din yung tatlong sisma, kapatid. Pero sa paniwala ng Katolika, sa kanila iisa daw umano yan. Dahil ang tanong ni Brother Wendell Calibong, kailan daw umano naganap na ang simbahang Katoliko kapag walang tatak, hindi makapalit at hindi makapagpinda at hindi makapagbili. Yan ang kanilang paniniwala. Na iba sa paniwala sa Biblia at sa ating paniwala as a Seventh-day Adventist Church na mayroon tayong spirit of prophecy. Ha? Kaya, mga kapatid, ating papatuloy ito sa ibang mga araw. Maraming salamat muli. At dahil mayroon pa tayong gagawin, at sana po ay abangan ninyo ang iba naman nating reaction video sa naturang kalagayan. Muli yung lingkod, Maraming salamat. Tugan, bilag Lord.